Hello guys, welcome back sa ating channel. This is Eric again. Sa ating video ngayon is mayroon tayong tutorial. Lalo sa mga may mga pisowifi dyan na gusto matuto, magkaroon ng ganitong business, o may mga owner dyan na mag self troubleshoot lang sa kanilang mga pisowifi. Lalo na ito sa ating ituturo ngayon kung paano po mag-install ng software. Mag-download pala tayo ngayon. So, mag-download muna tayo. Tuturo ko po saan po kayo makapag-download na mga software na mga na ginagamit nyo sa inyong pisowifi ngayon. Paano po yung naka-flash sa inyong SD card na mga software. So, ngayon is although marami tayong mayroong mga lima o maraming software na ginagamit sa ating mga pisowifi. So, may mga LPB. Yung LPB is yun ang karamihan na ginagamit to. So, bihira na yung gumagamit ng mga iba. So sana ang sa ano ko lang sa nalalaman ko lang sa nakikita ko lang karamihan sa LPB po yung gamit nila dahil sa mura po yung although may mura pa no yung pisowifi, wifi ng bayan, yan yung mga software na no? So yung pinakamahal is yung adesop yun ang pinakamahal. So ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano po saan po mag-download. Pre-download ba? Yes, pre-download po. Madali lang po ninyo ma-download po yung software na yun, which is free po siya. Kahit ano pong software po. So, ngayon is una natin ipapakita kung saan po natin yung ma-download. Yung sa LPB na na software. So, ang gagawin nyo lang is pag meron kayo internet, laptop, yan. So, download muna tayo kung paano po mag-download ng software sa ating pisowifi. Okay, copy po kayo ng browser nyo. So, una is LPB muna tayo na. So, LPB. Ayan. LPB piso with capital letter. So, LPB piso wifi.com. So, ito po yung address, yung link sa nyo, sa site ng sa LPB software. Ayan. So, kung nakikita nyo, may download po dyan. Ito po yung sa LPB. So, dito po tayo mag-login kung gusto nyo. Alam na na kayo, no? Meron kayong mga license dyan. So, may nabili kayong window. Dapat kunin nyo yung license. Kasi pag mag-trouble yung window nyo, so, nasa sa inyo lang yung license. So, paano po magkuha ng license? So, next tutorial po natin. Tuturo ko sa inyo kung paano po mag-save ng license sa ating account. So, ngayon is ano na tayo. Mag-download muna tayo ng software sa ating laptop. No? So, ito po yung download. Click ka po nyo. Sa site na to, may dalawa pong drive dyan. So, Google Drive Alternative and Google Drive Alternative 1. So, kahit saan dyan, magkapareho lang ito sila. So, dito tayo sa taas, yung isa. Ngayon, isa, hanapin nyo po kung ano pong specs ng yung gamit nyo. So, ano yung board ng window niyo. So, karamihan is orange pipe po yung gamit, diba? Kung gusto nyo matutong diagram, yung diagram po dyan. So, pa, may diagram, pasensya na po, may napakta dito. So, may mga diagram dyan guys. Gusto nyo matuto kung paano po siya mag-symbol. Ayan. Nandiyan na po dito. Wala talaga dito. Ang pisto talaga maganda. So, orange pie, kung karamihan lang gamit ng ating mga gamit. Kaingay eh. Orange pie, karamihan dyan. Gamit. So, yun, ito po yung 15.3. So, 15.3, wala na po lang wala na po yung mga downgrade ng mga license. Yung 14, yung 15.1, 15.2, ito na po yung latest na, sa Orange 5. Kung ano naman yung, tingin nyo po yung kung Orange 5 PC, kasi may Orange 5 1, which Orange 5 PC. Yung Orange 5 1, yung maliit. Yung maliit na Orange 5, hindi. May video din ako dyan. Yung kaibahan ng mga board sa Binabiso Wi-Fi. So, yung Orange 5 PC, yung may tatlong malaki-laki siya sa Orange 5 1 na board.
Orange Pi 1, maliit siya. Orange Pi PC yung malaki, tatlong USB port na po yun, tatlo. Unlike sa Orange Pi 1, is isa lang yung USB port. So, pag masira, wala na, damage na yung ano. Pag masira yung USB port, damage na. Okay, dito sa Orange Pi may tatlo na yung kaibahan nila. At malaki din siya. At 1GB na rin yung ano, RAM niya. So, meron diyang ano, meron diyang apat na software. Sanap lang kayo. Halima. Apat. So, kasi yung mga mas dito tayo sa ano, latest na. Latest na tayo, so, medyo may ano na siya. May mga security feature na lang, tayo hacking. Marami na hack ngayon. Dito tayo sa 30. Download nyo lang po yan. Select nyo lang po yan. Yan. Then download. May tatlo dyan option kung saan yung gusto. Dito o dito. Dyan. Then download nyo. Nasa drive lang kasi niya yan. Sa ating cancer LPB. Ating creator ng software na to. Si Sir LPB. Ayan, medyo hina tong ano ko. Mahina tong can download file, this file is enabled third parties. So yung kasi yung ano, binablock na aking mga antivirus. So kayo dyan is ma-download nyo automatic yan. Akin ay basta drive, hindi talaga i-download ng aking mga PC dito. Kasi activated itong ano. Pero wala talaga, walang virus yan. Ano lang talaga, gusto ko sana i-uninstall to kasi sayang. Mahal pa naman ang budget niya. So select lang kayo dyan guys. At kung ano naman po yung gamit nyo, kung Orange Pi, so Raspberry Pi, dito na po naman folder yan. Yan, download lang po. Then kung dapat malaman nyo kung anong gamit nyo, kung antenna po, yung USB LAN, hanapin nyo yung USB LAN dito. So meron siya mga version yan, SD boot, SSD po. So, kung SSD po yung gamit niyo. So, karamihan sa atin is na yung SD card naman. So, hanapin nyo na pinaka-latest. Yan po kagandahan sa LPB. So, meron siyang portal apps, LPB portal apps, nandyan po. So, kung mayroong mga Xbox TV dyan na hindi na ginagamit nyo, gawin yung ano, nandito yung software niyo. At may guide dyan. Yan yung software. Flash nyo lang sa USB. Salpak nyo lang doon. Matik na. Gagana na yung ano, Xbox. Gawin yung MXbox. New Pi Pet Bin. So, kung yung may New Pi Pi, may bagong board dyan. No? So, New Wi-Fi. Yan. So, karamihan gamit is yung Orange Pi. Kasi mura lang. So may Orange Pi 1, may Orange Pi 2, dito lang po yun. Maghanap. Download nyo lang po. Then next, proceed na tayo sa flashing. So next video na lang po, check out nyo lang paano po mag-flashing ng software sa SD card. So salamat sa support ha. Patuloy lang po sa panonood ng ating channel. Serex po, ang inyong likod. Maraming salamat.